Pero yung lagi niyang bitter-bitter. Bitter, ako bitter ako. Not because bitter ako dahil hindi ako nasa pwesto pa hanggang ngayon. Hindi na nga ako nagpakita nung araw na sinabing, alis ka na, edi gora na ang lola niyo. Alis na lola niyo. Bitter ako dahil yung pangako, kami ang nag-isip ng pangako, puso namin ang tinibok ng mga pangako. Na sana, inaasahan namin na yung mga pangako yun, eh, ma-fulfillment lang namin. If you realize, yun lang gusto namin gawin, tuparin yung pangako, ni hindi magnegosyo, ni hindi kumurakot, ni it's just really to serve the people of this country. Pero, di ba, tapos yung ipapalit ninyo, napapanood namin, nakikita namin, ha, bakit ngayon, hanggang ngayon, walang pangako, wala yung pangako A, pangako B, pangako C, D, E, F, G. Ang dami-dami niyan. Eh, ang kapag naman na-perform yung pangako ngayon, maganda ang imahe ng pangulo mo. Ang ulo ninyo, na kayo ngayon ang nagsisilbi. Eh, nasaan kayo ngayon? Di ba pinagtatawanan kayo? Sabi ni Anonymous, yung bagong Pilipinas daw, hindi na bagong Pilipinas. Bukol Pilipinas daw. Bukol. Ganon. Huwag kang ganon. Ano, Mr. Om, Ma'am Anonymous. Tsaka! Patalo-tatalo daw. Tsaka! Oh, well. Reporting for duty, ma'am! Ganon ba? Oh, well. Pero, no? Ngayon lang ako nakakita. Kung totoo man to, ulit-ulit natin. No? Presidente ng Pilipinas, saka First Lady, nagbugbuga. Grabe yung gumawa ng intrigang yun. Huwag yung ganun. Para din naman yan makalusot sa publiko. Ibig sabihin, yung public nangyari. Well, sino kaya yung doktor? Ang sabi, barangay daw ang unang nag-rescue. Para sa suture ba tawag yung tahe? Oo. Kaya hindi daw maganda ang tahe. Barangay? Siguro ba talagang health? Parang namang napakaano. Hindi, narinig ko yung sa ano ni madam eh. Oh, well, we don't know. It's an unconfirmed, unverified information. But we will see, hindi ko naman maitatago kasi ang hairstyle niya naman lagi ay ganito lang din. Diba? Hindi naman siya, alam, baka lumabas may bangs na Mario. Baka naman lumipat lang yung nunal. Joke ko, binubira. Ganun baka lagi yung nunal. Parang mukhang buhok. Kulit mo, Pamela. Papahamak na yun. I also have balls. Ay, lang. Okay. Totoo ba? Yung ano tayo, no? Yung bugbuga, no? Kaya maagal-maagal, nagchichikahan kami ngayon, di ba? Sabi ko, Manon, nagchismis! Oh. Kita naman tayo! Oo nga eh. Una, kung totoo to, sana bugbuga hindi. Bugbuga yung katawan kasi ko sa maneho, Marlon, eh? Ha? Sa isang mag-asawa, normal ang mag-away, pero ang magkasakitan, parang hindi normal yun. May sinabihan ako kahapon, sabi ko, parang hindi normal yun. Sabi nung kausap ko po, ah, paano magiging normal eh, kung bangag? Oh, di ba? No, sana hindi. Kasi di ba, kapag sinabing, halimbawa, you're under the influence of alcohol or ng drugs or anything else, ano kay, wala ka sa sarili mo, tama? Kaya natatawag yan sa street language na nabubuwang ka. Ibig sabihin, parang hindi mo na alam kung ano yung ginagawa mo. So, ano, nangyari ba yon dahil, baka naman jet lag. Kasi di ba, galing sa ilang hour flight yung... May jet lag ka lang, makipagbubugang ka na. Paano yun? Di ba? Pag may jet lag ka, iiga mo na lang yun. No, but are we already assuming na hindi, kung totoo, nangyari kung totoo. O nahulog sa hagdan? Ah, yung nahulog, yun ang pinatutungkulan mo. Kasi kung halimbawa ang nabukol, ang balita ko kasi ay may bukol. Sino ba nahulog? Yung babae o lalaki? Babae. Eh, bakit naman parang may sakit din yung lalaki? Eh, flu-like symptoms, sabi ng mainstream media na reliable. Dalawa silang may flu-like symptoms. Oh. Tapos, nahulog yung isa. Kaya sabi, ayaw magpakita. Meron akong isa pa, nasagap din. Oh. Yung flu-like symptoms na paglabas ng release na, yun. Uh-huh. Yung araw, di umano, yung araw na yun, ay scheduled siya to meet with FOCAP. Uy. Ano ang FOCAP? Foreign... Correspondence of the Philippines. Ayun, di ba? Foreign Correspondence Association. Tama ba? Sorry. Para ito, yung mga association ng foreign media. Makibigan natin sa FOCAP, saka kay ASIC JB, kumusta na? Totoo ko ba yun? Paki-confirm lang din ko. Kung hindi naman eh, willing naman po kami mag- Sayang yun, yung opportunity na yun. And then sinabi, di ba? Opportunity yun to what? To, ano mo yun? Opportunity sa... Sino bang guest? Ang presidente? Si, ang presidente. Opportunity yun para... To redeem himself? Not to redeem. Para masagot niya yung mga... Yung mga naka-ready na tanong ng mga kasamahan natin sa POCAP, kung ang nanginayang ako ron, dahil I'm sure, meron sa mga miyembro ng POCAP na may mga, alam mo, intriguing question. Ay, paano kung may trauma from... Doon kay Sarah, kay no? Sarah Ferguson. No? Sabi ko, paano kung may ganun para, trauma? Para yata, ano ah, para yata inaalat sa pangalang Sarah ang presidente. Oo, sino yung senator? Sa Sarah Rice. Sarah Rice, diba? Sarah Ferguson. Tapos, sino yung dinedet ba sa runway? Siyempre, yung Vice President Sarah Duterte, diba? So, dapat,
Baka mamaya ipagbawal ang pangalan Sara, ha? Huwag naman. Hindi mo lang, joke lang. Marami tayong kaibigan Sara na mabait naman. Classmates ko, ganyan. Huwag naman. So, gaano katotoo na meron daw siyang tahe? May stitches pa, mga ilan. Sabi ni, sabi din ni Madam narinig lang din naman natin. Di umano, Madam Maharlika. Ganun nga ang nakarating daw sa kanila. Teka, kung may tahe, may nagtahe. Yung nagtahe, sigurado doktor. Saan tinahe? Sa ospital o sa bahay? Kapag naman kasi ano ka, presidente ka or di ba, mataas na. Then may close-in, may close-in, may close-in, may close-in. May close-in kasi natatanggap. Share ko lang ha. Nung nasa noong 2010, nasa New York kami, guest sa United Nations si Pinoy noon. Ubo ako ng ubo. So, concern ng delegation ng hindi sa ubo ko nakita talagang extreme tap eh. Ang pinakausap ako sa presidential doctor, sorry, general yun. Hindi ko na nakuha yung name. Binigyan niya akong gamot at sabi sa akin, sir, hindi ko pwede ibigay lahat ng gamot kasi biyahe pa kami ng, pabiyahe pa tayo niyang sanpo. Kailangan may stock ang si President Pinoy. So, meron talaga naka-close-in. Meron naka-close-in. Personal experience ko yun kay Pinoy. Outro also, nakadalabas mo ng palasyo, may nakabuntot na ambulance. Dapat. Kasama yun sa convoy. Kasama sa convoy yun. Para kung ano man ang mangyari, may naka-respond yan. Kasama sa convoy yun. Naka-ano ka agad, no? Oo. Ayun na nga. May tahe. Gano'ng kalalim? Gano'ng ka, ano ba? Tahi ba ito? Banchilyo ba ito? Ano ba? Anong ginagawa? Teka, saan mo nang bahay? Saan ba nangyari? Sa bahay? So, gano'ng kataas yung hagdanan? When you say bahay, di ba ang bahay nila ngayon eh, hindi naman na kung saan magandang mga village? Nandun na sila sa mga kanyang base, di ba? Oo, wala rito. Eh, hindi naman sila umuwi dito sa... Ang alam ko, parang ginawa na lang nilang social place yan eh. So hindi na natin sila kapitbahay doon? Hindi na. Tayo na lang nandang. Hindi na yung dog sila walking with my dog eh. Ano? Diba? Bahay na. Eh, kwentuhan lang naman eh. Titipirin pa ba natin? So naniniwala ho ba kayo? Sa mga may komendo, daldal namin na hindi namin nababasa. Naturo, nanggabi lang kampo ng mga vlogger, di makapag-live kasi majority supporter nila trolls compare kay Maharlika, puro totoong tao. Ano to, may ikukumpara mo to nung nakaraang campaign? Kayang-kayang maglunsad ng motorcade ng, alam mo yun, ng mga supporters no, na, oh well. Akala ko nga. Akala ko may troll na tayo. Si Unwind, sabi niya, hi sirloin and spam. Kidding, nakikiride lang sa LSS. Ano yung DSA? Advanced Keep Ads, o BRB. Sino yan, si Unwind? CBRB, si Boss. Hindi, si BRB, Be Right Back. Be Right Back ang BRB. Hindi kasi alam yan, pinapakuso nyo, hindi naman salita, Alam mo naman kami mga pilenial, di ba? Eh, syempre, di ba? Mga piling milenial. Basta yung LSS, like, share, and subscribe, and DSA. Yung bago po, DSA, don't skip ads. Please, para awan nyo na ako, naghihirap na ako kami. Hindi, okay, joke lang. Wala ako kaming trabaho, hindi, joke lang. Pinipilit lang namin maging light yung yes, moment. Although, seryoso yung title natin. Malungkot to sa na, alam mo, sa concern sa kanila. Eh, sa mga may galit sa kanila, yung iba natutuwa. Alam mo, napakasal bahay yung okay, ganun. Yung iba kasi nakakatawa, yung the way na natanggap mo yung balita, nakakatawa. Yeah, Pero kung syempre, kung lalaliman natin ang ating pag-unawa sa mga sitwasyon, ayaw naman natin may napapahama. Hindi naman tayo ganyang tao, di ba? Parang, kung may, sa lahat ng mag-asawa, hindi lang mo, sa ating Pangulo, sa kasaunan yun. Nagsalita, parang mas matanda sila sa akin. Pero hindi, ah. Normal ang magtalo, normal ang magkatampuhan, normal ang magkagalit, pero hindi ko normal ang magkasakitan. Big no-no. Ewan ko. Hindi yan unang balita. Maraming salamat, Miss Concepcion Manina. Ay, salamat. Ano ba yung simbol yun? Salamat ko sa Pound, London, UK Pound. Thank you. Marami pong salamat sa inyo. Baka po meron nakalagpas na pakulay din, pasensya na po hanggat napakalagal namin. Ako, kailangan ko pa mag-salamin. Jose Garcia, good morning. Watching from Pasil, Cebu City. Mayo. LMBA 01, watching from New York. New York. Rosaline Busaing, morning po, ka-third floor from London. Lakiti Bebs, good morning po sa inyo. Anne May Estrella, yay, nakaabot ako. Wow, thank you. Sino? Anong ano to? Anne May, nag-ano sa akin si Anne May. Nung nag-live ako, nabasa ko rin siya. Quiet siguro. Michiko Agawit. Hi, good morning sir, ma'am, watching from Kuwait. Uy, kamusta? Magulo pa ba sa Kuwait? Sana hindi tayo madamay sa gera, no? Yan nga sinasabi ko eh, parang hindi naman dapat tayo nandun sa ganung sitwasyon, pero mukhang doon tayo dadali ng mga pagkakataon eh. Hindi maganda yung ganun. Ay, meron ako nakita. Teka, may nagtanong muna, sorry.
Boyets Bero, sino yung mas, baka mas alam ni Pamela, sino yung asset ng PCO na handler daw ng mga vloggers ni FL? Sabi ata ni Sas, abogado daw ito. Kilala niyo ba ito? Lawyer? May naiwan ba tayong lawyer doon? Ang naiwan doon si, si Secretary ano? Cheloy. Si? Mamaya, mamaya. Ay, tatas, ano yun? Sino? Hindi po siya taga-PCO. Meron din mga taga-PCO, pero meron siyang pinaka-manager na nasa ibang ahensya. Okay, okay. Hindi ako sure din sa ano. Sino yung hawak? Pero yung merong isang classic doon. Uy, binalian ng pangil ha, hindi pakpak ha. Sino? Si Bulldog. Oo, anong pangil kasi nung umalis tayo, binigay ng pwesto sa kanya ay? Well, senior user. Four? Apat na cluster yata yun. Oh. Print, radio, TV, and I don't know, media relations. Pangit. Ganong kagaling, ganong kagaling yung taong yun. Sipin mo, apat talaga agad. Talaga po. Partida pa yan. Hindi graduate yun, ha? Walang diploma. O, hindi umano. Hindi umano. Nakita yung CV niya, yung PPDS niya. Hindi umano. Anyway, hindi ganun kagaling, di ba? Ibig sabihin, ngayon, hindi na niya hawak yun. Wala na. Bakit? At tas bumaba na daw siya sa pagiging senior to just, you know, a USEC. Oh. And I heard, hindi na rin siya daw, di umano, pinapapasok sa mga, or sinasabi sa mga meetings. Eh, paano yung, alam mo, eksperto siya yung paghahawi-hawi, doon siya magaling. Minsan naisipin mo, siya ba yung anino sa likod ng kurtina sa nangyaring... Yung sa interview? Sa interview. Di ba binalikan po kasi ni Sarah Ferguson yung kanyang experience while interviewing the Philippine President BBM. And then, doon niya minention na ang hindi nakita ng tao, eh kung ano yung commotion na nagaganap sa likod. Noong inumpisahan niyang itanong, yes, yung about sa Ilgatenwell, diba? Tungkol sa Marcos Sr., nagkaroon ng commotion. If nahanap niyo na po ito sa TikTok, panoorin niyo po. Very short, wala man po yatang 1 minute. Baka pwede sa, pag nag-taping tayo, pwede natin i-insert natin. So, nagkaroon ng ganung commotion sa likod na... apparently or allegedly saying na, oh, hindi allegedly, she was already testifying. Sabi niya na naganap yung commotion na yun dahil pilit nilang pinahihinto yung interview na hindi na mag-proceed sa pagtatanong. Pero si Miss Sarah Ferguson, ang sabi niyang ganyan, ang akin lang ay maitawid ko yung pagtatanong hanggang sa ma-close ko siya ng maraming salamat for doing an interview with 7:30, something like that. Okay. I don't know kung yun yung tawag sa program niya. So, yun nga, nagkaroon ng commotion and all. So, no, alam mo nang napanood ko yun? Sabi ko sa sarili ko, oh, hindi malayo. Hindi nila inaasahan na itatanong yun. Hindi nila inaasahan na itatanong yun. Unang-una, ang sabi, yung binigay ng mga advanced questions were not exactly the questions asked while already doing the interview. Ginagawa yan din nung campaign. Maraming nag-attempt na magbigay ng advanced questions dahil nire-request po yun, ano po yun. Normal naman yun. Requirement din yun. And then pag upungo doon, iba na ang tanong. At tungkol sa Ilgatenwell. Ayun. Okay lang iba na, medyo hostile na yung tanong kasi kahit nung campaign, 'yan ang pilit na iniiwasang issue, mm-hmm, yung tungkol sa Ilgatenwell, tungkol sa corruption and human rights violations. And of course, ngayon ang talagang number one na iniiwasang issue, yung tungkol naman sa drug addiction. Mm-hmm. Kaya sabi ko kanina, kung sayang hindi natuloy, kung totoo man yung schedule ng POCAP sana na interview sa kanya, sayang dahil sigurado ako meron tayong mga kaibigan sa media na itatanong yun. Uh-huh. Oo. Hindi naman ako naniniwala na yung mga kaibigan natin sa POCAP natatapala na rin ang mga operator ng PCO. Kaya nung campaign, di ba, maingat na maingat tayong isinasabak siya sa mga ganyang interview. Dahil alam natin na may mga tanong na walang sagot. Totoo. Or may mga tanong na sila may sagot pero yung sagot is alam natin hindi matatanggap ng tao or ayaw talagang sagutin ng mga tanong. Kaya iningatan natin siya sa... Saka may mga tanong talaga na patibong. Yes, totoo din. May mga tanong na pag nasagot mo yon, mas marami pang tanong. Eh, pero hindi ba, very successful naman tayo na na-achieve natin yung goal, na mailuklok siya. Kahit sabihin na natin may mga ganung tanong na walang kasagutan, nailuklok siya sa pwesto ngayon. Oo naman, napaniwala ang tao. Very confident din tayo na, halimbawa, parte pa tayo ng comms niya, very confident tayo na... And we were very trusting sa kanya na magpe-perform siya ng good governance kasi yun ang next direction natin na kung wala man tayong sagot sa mga tanong dati, meron tayong pantapal na maganda ang governance ko. So please forget about those questions. Parang judge me for what I do now. Parang ganun kasi yung direction ng comms natin noon. True. But then wala. Saka yung unity, yung salitang unity, may unity pa ba ngayon?
Ang wala na, ang naririnig na natin Unitibs. Ha? Oh, Unitibs. Magkakampi na ngayon yung Unishit. Ah, yung magkakampi na ngayon yung ano. May sabi pa ni Ma'am Maharlika, yung mafia, di ba? Mm-hmm. Yung mafia na dapat tingnan din natin bakit saan galing yung mga ganong salita? Bakit nasasabi ng isang katulad ni Ms. Maharlika? Nasasabi ng ilang netizen natin yung tungkol sa ganun, di ba? Kasi wala talaga nangyayari. So, nakakahinayang yung supposedly, kung totoo man, yung interview ng POCAP dahil maraming, at alam ko, alam na alam ng POCAP yung nangyaring interview ni Sami Sara Ferguson kay PBBM at alam ko hindi magpapatalo mga kaibigan natin sa POCAP. Siyempre, sino kayang na ano na? You know, yung nangyari yun, whoever allowed the interview, dapat voluntary nag-resign yun eh. Kung sino yung nag-arrange, no? No? Sad to say, kung sino man siya, dapat bumaba na lang sa pwesto. Kinahiya niya ang presidente. Malamang siguro na-reprimand naman yun. Sana. Speaking of reprimand, so, singit ko lang ha. Kahanga-hanga yung decision ni BP Sara doon sa teacher na nag-viral. Yun. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Kasi gusto alam ko nung napanood ko yun. Talon tayo ng topic ha. Dikla. Kayo rin po, please feel free kung ano yung sa loob niyo tungkol doon sa ano yun, sa incidente niyo. Ako nung pinapanood ko yun, sabihin ko sa'yo, nung high school kami, maraming akong kaklaseng talagang napakasutil naman. May umiiyak aray talaga ang teacher. Aray ko. May umiiyak, may nag-walk out. Meron yung umiiyak muna tapos nag-walk out. Talagang, alam mo, taas kamay ako sa or saludo ako sa mga teacher na matyaga. Pero acceptable sa akin kung nagalit. Totoo. Hindi yun magngangangaw ng walang nang walang pinagugutan, no? Nang walang dahilan. Oo. Ang maling lang na ginawa is, why did you go live? Or yeah. Hindi rin naman natin alam kung ano yung nangyari before siya nagalit. Diba? True. Ang napanood lang natin yung nagagalit na siya. Mm-hmm. Pero yung dahilan nun, ano pinagmula nun, ano pinag-umpisahan, di natin napanood. And if we go back now sa decision ng ating DepEd Secretary, Ang galing mo, Madam Vice President. Diba? Ako mismo, kasi kung ako ilalagay ko sitwasyon na gano'n, paano ko, papagalitan ko lang, pagsasabihan ko, pero hindi para paparusahan. Kasi, una, malapit ako sa teacher. Oo, malapit. Malapit ako sa, yung mother-in-law ko, retired teacher, sa Maynila. Tapos, meron akong, ano na, mga education graduate. Na alam mo yun, sila pa yung nanon ko magturo kayo, alam mo yun, na sila yung sana. Kasi hindi po, ang trabaho po ng isang teacher ay hindi basta-basta. Doble sa trabaho ng isang magulang. True. Kasi ultimo sa bahay, inuuwi nila yung mga lesson plan, nagtatrabaho pa rin sila. Hindi katulad yun ng mga simpleng empleyado na pagdating sa bahay, pamilya na inaasikaso nila. Pero ang teacher po, hanggang bahay, ninahati pa rin nila oras nila sa pamilya nila, gawaing bahay. At gawain sa trabaho nila bilang guro, yung lesson plan, pag-check ng test paper, yung visual, pati maging nga ngayon ano ah. Hindi ko alam pero hindi lahat naman may kakayahang mag-projector, PowerPoint, di ba? Classic pa rin. Nasa Manila paper pa rin yung pag-aano no, alam mo yun, yung mga visual aids nila sa pagtuturo. Ang galing ng Madam Vice President. Saludo ka. Alam mo umiral sa pagiging nanay. Pagiging nanay. Nanay siya ng maliliit na batang I'm very sure yung stage ng age ng mga batang yun, makulit na. Diba? Makulit na siguro yung mga anak ni lalo VP. True. Totoo. Doon na natin, ako nga tita lang, ang mga pamangking ko na kapag yan sumang pa ng 3 years, yun nagsisimula ng maglakad. Oo. Grabe yun. Yun yung nakakapagod talagaan. Yung kamay yung, idudugdug yung toddler, sa sakit, yung mga ganyan. Mga toddler, tapos, no? I don't know, high school ba o elementary? Nakamunta yun ang hindi ko, hindi ako pilibisan. Basta nakita ko lang yung video na naawa ako rin sa teacher. Mm-hmm. Na siguro may personal din siyang problema. Na hindi niya ma-handle. Baka mali ako ha. Pero nakakaawa, huwag sanang natulan, husgan. At nagsalita na po yung DepEd Secretary natin, si Vice President Sara Duterte. Nice. Iwan na po natin sa DepEd officials yung kung ano man pong reprimand ang ginawa sa kanya. Pero yung mga hindi fans ni VP Sara, malamang. I believe they were expecting na mapapatibong siya, di ba? Gagatungan pa yan. Paypayan pa yung apoy, di ba? Pero nanindigan ang galing. Ang lola mo na Wala kailangan gawin sa kanya. Bigla ko tuloy naalala na may isang interview si PBBM, no? Kung ano yung magiging trabaho ni First Lady. Si Ma'am Lisa Araneta Marcos, di ba? Sakaling maging presidente siya, sabi niya, baka magturo. Mm-hmm. Oo nga, no? Bakit hindi nagturo? Hanggang ngayon nagturo? Oo, oh, okay. Nang law sa... Hanggang ngayon? Yes. And yung school na yon, I was only told, ha, a story about it, na yung school na yon, na pinagtuturuan niya, kapag dadating siya, they already know na dadating siya. Because of the, nandun kasi yung PSG or security nag-iipit. And they are aware na naka-private. Tanto atin na yun?
Hindi, sa ano? Sa anong ano yan? Bacolo? Ay, no. Sa Iloilo? Iloilo? Alam mo, magandang topic yun ah. Sa ano? Sa law school? Balikan ko kung sino yung nag-send sa akin. Saka. Pero alam mo, magandang topic yun sa law school. Kung dapat bang makialam ang estado sa away ng mag-asawa, sa ma-influensyang mag-asawa para pakialaman nila yung domestic problem ng mag-asawa. Hindi kasi yung patulad yung nangyari sa extraction, di ba? Mm-hmm. Na dahil kaibigan mo itong involved na lalaki, ikaw pa'y mag-i-initiate ng gagamitin mo yung resources ng gobyerno, gagamitin mo yung ISAP para i-extract yung mga bata sa ibang bansa. Magandang topic sa law school yun, ha? Kung may ganun, sino mananagot, di ba? I don't know kung pwede bang pang ano, hindi ako nag-law school. It's not legal what they did. Ako lang, parang... Legal in a sense na, sa akin, sa information ko kasi, legal in a sense na, kasi may communications na ano. Pero, sa papel ha, sa dokumento, kasi hindi naman sila i-recognize sa Turkey. Ang problema ron, lumagpas ka, yun lang, di ba? Nagbigay ka ng utos na hindi naman sa'yo, saka, at the same time, kailangan bang gamitin talaga yung resources ng gobyerno? Dahil lang, para lang pagbigyan yung kapritsyo ng isang kaibigan mo na namumblema paano kunin yung mga anak niya sa nakagalit niyang asawa. Diba? Hindi yung ibigay yung kapritsyo eh, yung ikaw din na mag-flex ng authority mo. Correct, no? Flex mo yung power mo eh. It's like, I can handle this, I can do this for you, you know. Diba? We're in authority, we're in power. Oh well. We're in power and we're the power. Maganda rin ano, no? Maganda naman yun, itanong ng POCAP, sakaling matuloy yung interview. Hindi raw natuloy eh. Paano mga ito? Sakaling matuloy. Ito, yan. I-reschedule yan. Siyempre, nangako na kayo sa POCAP eh. Dapat pagbigyan nyo POCAP. Sana magaling na rin ang kanilang mga pakiramdam para makapag-report po back to work on Monday. Pero kung, dahil may trabaho pa po. Kung simple flu lang naman yan. Pahinga mo lang yan. Overnight natulog, dalawang araw natulog. Diba? Tsaka maraming tubig. Nabalitaan nyo na ba si ano? Parang ang dalas magkasakit ni PBBM, no? Oo nga. Nakailang ano na ba siya? Si President, si Tatay Digong, nakailang beses ba nagkasakit? Ewan ko. Diba? No, sana may mag-share, no? Kung ilang beses nagkasakit si Tatay Digong nung sa 6 na taong pananungkulan niya. At ikumpara natin, sa kulang 2 taong pa lang, magda 2 taong pa lang nanunungkulan bilang presidente si PBBM, kung ilang beses na ba siya nagkasakit? Yun ako lang. Dapat you report back to work considering on Monday. On Monday. Dapat, oh. On Monday. Hindi. Why? May work pa. Pam, nung pandemic nga, nabuhay tayo sa Zoom conference, okay. Sa Zoom meeting. Tama. Diba? Ano ba naman ang isang Zoom meeting? Mm-hmm. Tapos, diba? I will wait for it on Monday. Yeah. Hopefully, makita siya para rin, back to work. Para rin matanggal yung balita na may bukol. Ay, paano kung meron? May hirap pagtaktan yun. She has the easiest excuse na hindi naman siya kailangan mag-report to work sa Malacanang. But, at least the president go back to work on Monday. Sana. Sana. Ilang araw din naman yung hiningi niyang off eh. And ano na, parang nakakatatlong araw na. Tama ba? Paki-correct po kami. Diba? And flu-like symptoms are what? Wala namang bagong virus unless may bagong virus. Sa Quezon City, mayroon eh. Cup, ano tawag nun sa cup. Hindi naman napunta ba siya ng Quezon City. Mga bata naman to. Mm-hmm. Mga bata ito na, ewan ko. Yun lang, sana he reports back to work by Monday. Working with and together with and for kung ano man yung function. Pero bakit nga ganun, may mga napapabalitang ganun? No? Kasi minsan din maano mo, wala namang uso kung walang apoy. Nagbabiyahe ka, and you know how it feels na ma-jet lag. Ako kasi jet lag, tulog lang. Tulog lang, alam mo, hindi parang... Jet lag tapos pagod, kasi nga diba nag-work at nag-uwi na $4 billion worth of pledge. Alam mo, kung totoo naman may mayuwi akong 4 billion na ganun. Ganun ka lang. Dapat inspired ka magtrabaho. Dapat inspired ako magtrabaho, inspired ako mag-report, diba? Hello po. Ngayon ang ano. Diba? Anyway, kasi pagkaganyan, parang may tinatago sila eh, no? May tinatago. Baka merong gustong... So, yung ano ba yun? Eto, tanong lang naman to. Yung tinatago ba nila? So, ibig sabihin, totoo to mga naglalabas ang ganitong ano, kwento? Na nagkabugbuga, may nahulog sa hagdan, di ba? At mag-asawa kayo, dapat sa magandang ehemplo ko. Eh, parang kailan lang, kaya hindi ka nakapunta sa libingan ng mga, sa lamay ng mga namatay na sundalo. Kasi nag-romantic dinner kayo, di ba? Tapos, di ba, after ng romantic dinner, ngayon, bugbuga naman. Wow! Sarap dog samahan nyo. So, lumalaki na ba si... Hindi ka mapapasana all doon. Lumalaki na ba si Kuting at nagiging pussycat na? Ayun ba? Sorry. At is no wrong. Iba yung tumatawag na Hello Kitty. Kaya pa, hello. Ah, okay. Hello Kitty. Diba? Pusa na si Kuting. Pusa na. No? Yung tigre, no? Pero hindi naman. Sana, I don't see him actually as that kind of man na nambubugbog. Pero kung punong-puno ka na, alam mo yun eh.
Parang pelikula lang ng Fernando po Jr. yan, syempre, so, papabubog ka mo, tapos kakalababawi, di ba? So, ibig mo sabihin, kung napuno ka ang tanong doon, may pinaupiyak at mo. Tingin ako. Kaya ito doon sa mga siya, ano yung buwari? Grabe, dinadala lang natin, para mapuno siya yung sabihin. Ibig mo na litsura, ibig mo na litsura ng babae pag pinaupiyak mo. May kwentuhan lang lang, no? Sorry, sorry. Napakalito ka ng utak nito. Siyempre, ikaw na writer, di ba? 288 live viewers. Kwentuhan lang, oh. Dami namin din nababasa. Daldal ni Pamela. Daldal mo, mag-acknowledge tayo. Ano, tinignan ako sa audio nyo without viewing video, but you look both good. Thank you. Conception Maninang, salamat po. Watching from UK, Levi Tenebro, parehong na sobra ng pulburot. Kaya nagka-flu-like symptom. Sabi ni Levi, ha? Pinoy nurse educator, kung walang bukol, mag-live para malaman natin kung mali ang ine-expose. Correct, correct. Ano? Proof of life. Proof of life? Yeah, bukol lang, diba? Black lang bandit gaming. Good morning, Sir Marlon, Ms. Pam. Johan, dalang-dala ako sa tawa ni Sir. Sorry. Talabiro lang ako. Biro lang yun, ha? Huwag seseryosohin. Baka, alam mo yun. Ay, ito. Very, opo. Jay Santiago, nung campaign period, ilang beses na ulanan, na arawan ng matindi pero hindi nagkakasakit. Ang galing, no? Naisip mo yun? Oh, ang galing, no? Oo nga, no? Uy, pero may kilala ako, ha? Kasama, ano, ha? Kasama nila nung campaign, close in, ha? Ito, itong mga batang to, bagay yung isang matanda pa sa akin. Close in, umulat umaraw, laging kasama, pinocover sila, di ba? Binigyan nila ng pwesto, tapos kalaunan, tinanggal din. Alam mo, no, catch? Tinanggal December din, Pamela. Ah, nako. Kung kailan magpapasko, ewan ko. Antayin po natin antayin kung kailan natin sila magsasalita. Kung tayo'y mapagbibigyan, alam niyo ba ano pa ang masakit nun? Ang rason nung inalis sila, ang sabi is, tatlo po kasi sila eh. Tatlo, apat. Tatlo. Ang sabi, bayad na ang utang na loob namin sa inyo dahil sumweldo naman kayo. Binigyan na raw sila ng trabaho. Binigyan na daw sila ng trabaho. Minsan nasabihan na rin ako ng ganyan, sama ng loob ko. Eh. Nagtrabaho ko ng 8 months, bayad na. Diba? Tapos kung tutusin mo, yung nagsabi sa kanila na yon, yung USEC nilang yon, minsan nang nadawit ito sa bashing eh, na parang ito lang naman daw ang role niya, and then he went somewhere to post kung ano yung educational attainment niya to defend himself na meron akong background na ganito, ako isang lisensyadong ganito, blah blah blah. Pero para ikaw na, di ba, para ilabas mo ang educational attainment mo, tapos yung educational attainment mo yung hindi magtugma sa mga titik at letrang lumalabas dyan sa bunganga mo para ibigay na rason doon sa mga tao yung nagsilbi naman sa inyo, ano, nasaan ka doon? Mas malala ka pa sa walang pinagparalan. Correct. Ako sa experience ko, ang dami ko nang kaibigan, kasamaan sa media, naupo sa Malacanang, umalis sa Malacanang, at yun din ang naging advice sa akin ng ibang kaibigan. Ha? Kasi, ang pwesto natin sa gobyerno, they come and go. May pwesto ka ngayon, may pwesto ka ngayon, pero bukas wala na. So, ang iiwan natin, yung tamang pag-ugali natin, tamang pakikisama natin, yung ganyan, pagsasabihan nyo na kaya sila tinanggal sa trabaho dahil ganito sila, maging maingat tayo sa ganun. Kasi, hindi lang naman siya ang tinatanggalan ng hanap buhay. Uulitin ko, ang binabasag nyo sa kanila, hapagkainan. Please, yung hapagkainan na yun, ilang bibig. Bibig ng asawa niya, bibig ng anak niya, pag-edukasyon ng anak niya, kinabukasan ng anak niya. Tapos may ganyan kayo, tapos isusumbat nyo na nabigyan nyo lang ng trabaho. Kaya kayong mga natira dyan, patunayan ninyo sa mga asal ninyo at performance ninyo na deserve ninyong manatili sa pwesto at yung asal ninyo, ayusin ninyo. At may hangganan. Dahil ang nagbabayad sa inyo ay mga taong or Pilipino nagbabayad ng mga buwis. At may hangganan. Ang may hindi kayo forever nandyan. Hindi may hangganan. They come and go ang pwesto sa gobyerno. So, mag-iwan tayo ng isang magandang endo. Nararamdaman ko yun. Nakausap ko eh. Sabi niya, alam mo, hanggang ngayon, kailan na? December. So, bilangin natin na. December, January, February, March. March na po. Tatlong buwan na hanggang ngayon, hindi pa binibigay ang clearance nila. Ito pa. Ganun ba kayo magbigay ng clearance? Hindi binibigay clearance nila? Ang pinaka-reason kung bakit sila tinanggal, security risk. Security risk. Di ba? O paano mo i-clear ang taong binigyan mo ng issue na security risk? Ito, patch. Close in ka. Hindi ka pwede magpakita sa principal mo. Gagamit ka, mahabang... Ay, nako, Diyos ko. Anyway, may pagkakataon po tayo dyan at kung pagbibigyan po tayo. Ano ba? Napakayabang nyo na ba? Nakakala nyo Panginoon kayo? Hindi. Nakakalungkot kasi kasama namin sila nung campaign. At alam mo yun, may mga naiwan kami ron na kaibigan namin na okay yun, hindi namin, dahil nawala kami, gusto namin, mawala sila. Hindi, mas gusto namin marinig, oh, tama, dyan kayo, sige, dyan na lang, kami na lang, wag na kayo. Pero ngayon, tinami, tapos talagang sinabay nyo sa December. Ang hilig yung nananapit ng tao na may Pasko, di ba? Diba? Oh well, napunta tayo, balik tayo sa bubugan. Baka tayo magbubugal dito. Gusto kong ibalik ko sa moment. Easy, easy, relax. Ikaw na hindi ka harapin ng ano mo, ng sekretary mo. Dahil ano, ganun lang ako. Ano ba? Parang,
Basta may hanggan yun. May hanggan yun. Actually, bago ako, nung nalaman ng ibang kaibigan ko sa media, lagi siya sabi, Lon, ano ka lang ha? Nasa isip ko pa yung sino yung mga kasama ko nila. Kasi alam ko eh, ang dami ko nakita mga dating media na nabigyan ng pwesto sa gobyerno. They come and go. Hindi lagi-lagi nakapwesto ka. So, magandang pumasok ka sa gobyerno, lumabas ka, may naiwan kang magandang pakikisama, magandang trabaho, magandang pangalan, magandang legasiya, kung kaya mo, di ba? Well. Tayo wala tayong sinunog, kayo ang pumutol ng linya. Kayo ang sumunog ng linya. Pero nakakagalit yun, binigyan naman namin kayo ng trabaho. Ito, tingnan tapos, mo. Maano mo, makikita mo yung mga pinapalit. Asan to? Asan to nung diba? Campaign? Sabi nga ni Tata Rivriones, pwede ka palang tumama ng barko kahit wala kang taya. Correct, di ba? Well, lupit bitter na naman. Bitter, hindi po. Nilalabas na naman ang palaya dito. Ensay, ba yun? Ensaymada po. Ensaymada ang nakain ko. At wala kami pinapasalingan sa ensaymada. Sabi ni Ms. Vivian, narinig ko na rin yan sa mga kakilala kong nag-campaign kay ganyan versus din sa mga sinasabi sa kanila. Di po ba? Parang, hindi naman yun eh. Ewan ko, Marlon. Jay Hanstan. Relax, relax. Jay Hanstan, what King Kandre sa Kenosha, Wisconsin? Regard, saan to? Sorry ba ya? Hindi ko alam yung Wisconsin. What comes around goes around. Naniniwala correct. Ako dito. Yes, correct, correct. Karma is real. Maria Jesus, good morning from LA, California. Michiko and David. Hindi naman po sir, tahimik naman po dito sa Kuwait. O, tahimik na. Ah, sinagot tayo. Yung tanong ko kanina. Yung ano yan? Kung okay, kung wala na bang gulo ngayon sa Kuwait. Okay na. Sabi. Oh, ingat kaya lagi dyan ha. Miss ba o Mr. Michiko? Arnel, uy, wala. Good morning. Bigyan ng ice pack ang may bubol. Ayun pong mainit ang ulo. So pagka may bukol, paano sumaludo ngayon ng PSG pagka may bukol? Di na ganun. Pag ganun ako po. Tabo. Parang charo. Parang echo. Echo sa chika. Mag-ulat na sa bukol. Ay, ako kulit mo, Pamela. Reporting for work. Reporting for work. Ay, butod. Sabi lang niya, nakita ko po si Miss Pebbles talaga na sa niya. Flu call. Flu call. Ay, ako, nilikot. Anyway, nagganitong asaran. Alam mo yun, magkalaban man tayo ng ibang ano man tayo. Matutuwa ka na lang, ahanga kayong mga naiisip nila pang asar, pang ulit mga memes. Pilip ako ha? Kahit Gino Mirabueno, welcome to happiness. Wow, dude. Ay, dude. Si dude yan. Alam mo, naririnig ko si Miss Marlita, ano rin eh, nakaka-interact. Gulat nga ako, nasa US na pala siya, no? Alam mo yun, hindi pa uso salitang dude doon. Narinig ko na kay Gino Mirabueno yung dude. Gino, pakisagot nga, anong taon tayo nasa Senate yon? Anong taong ka na kay Jambi Madrigal? 1992. Hindi naman. 1992, police reporter ako noon. What? Lata Senate. 1992? 1992, elementary ako. Grabe. 1992 na ako. Palitan niya lang ang partner dito. Para ako. Wait, 1992. Grade 3 joke. Grabe. Sobra naman. High school grade batch ko pa. Grade 6? Di nga. Hindi ah. Grade 6. Hindi? Oh, sige, grade 2. Magtigil ka pa, Mela. Magtigil. Alex Lombo, kulit mo, Sir Marlon. Kagawa, thank you. Jay Santiago, nung campaign period, ilang beses na ulanan, arawan na matindi, pero di naman kasarita. Oo nga, no? Arcilla Senya, may pusang ahas. Wow. Di ba, ano, laging talo ang ahas sa pusa? Western Visayas State University, nagtuturo. Ano? Ah, talaga? Uy, sa mga estudyante ro na, kung teacher niyo man si ma'am, magandang kayo magtanong. No, diba, but also, saka dapat sa symposium, no? This is also not to influence how you look at her. You have to look at her and judge her by the way she treats you. Yung iba yung amin. Hindi po namin ini-encourage na just because we have these views about her na i-disrespect niyo siya or anything. Yeah, tama. Oh, aside, as, lang din kung paano as aside from that, Pam, kaya natin tinatanong para malaman natin ang katotohanan. At walang ibang makakasagot niyan kung ano yung totoo, kundi sa mismong bibig yung tinatanong natin. Diba? Yung kung sino yung taong nasasangkot. Tess Balburias, nakakatuwa lang ang happy vibes lang kahit mahal ang bigas. Oo, yun lang. Parang, mahal ang bigas pa rin, no? Hindi ako bumibili lately. Grabe. Alam mo yun, parang, nabubuhay ako ngayon sa Pinapay. Binili ko nung nakaraan. 1.5, ano yun? Ano bang bigas divided mo? By. Ito yung... Has jasmine? Thai? Hindi, mayroong pandan. Masarap. Ah, sarap yung mabango. Sarap yung may pandan. Oh, kasi yun naman yung uwi ko ngayon. Pag uwi kasi, kapag ako po ay umuwi ng probinsya, ako po ay nagdadala na ng mga stocks para po ang aking mga senior, hindi na lumalabas. Yung ginanong ko nga yung butil ng bigas. Oo, ginanong ko pa. Sabi ko, ganito rin kaya butil ng pulburon. Oo, di ba? Paano ba ginagamit ang pulburon? Hindi ko alam kung sinisingot. Alam ko sinisingot. Hindi, in fairness, ang dami ko nakita sa pamesa mo. Ang bigas. Sabu? Anong, di ba dugo yung ilong mo, no? O, ano nga, no? Yung bigas, no? Di ba dapat nga, no? O nga, no? Nauso ko kayo, dati. Meron kasi, ano? Meron yung, never mind, baka ma-flag tayo if we discuss it. Wait, Chino, ano tama ng cocaine?
Alam ko marami ka kaibigan na nag-okay. Hindi si Chino. Tama ng si Chino, ano? Sabi lang sa Pogi. Salpukan ko na. Ano yan? Tropa yan si Chino. So, na-miss ko lang yung sama namin ni Chino sa ano? Sa Seni. So, Chino, pag umuwi ka ng Pilipinas, kato ka sa amin, libre ka namin. Yung may naiwan, Pami at Marlon, ay magsisip-sip lang sila. Oh, well, yung mga naiwan. Hindi naman siguro po. Yung iba siguro nagtatrabaho naman. Natutuwa pa rin kami, may mga kasama kami na iwan. Pero nakakalungkot. Alam nyo ba ang kwento? Maraming hindi na-appoint. Maraming nabitin na magagaling. Eto, sabihin ko sa inyo, alam nyo, isa. At alam ko, maraming follower to. At napakagaling na tao. Sino? Paano ko na ito? Sorry, babanggitin kita, Sir Dennis. Ah. Si Mr. Dennis Altenor. Panoorin yung Altenor. Panoorin niyo yung... Oh, hindi, panoorin niyo yung ano niya. Panoorin niyo yung TikTok. Pati yung mga inspirational ano niya. I-Google niyo po siya. Nung COVID, ko, Dennis Antenor, follow him po. Sa nung COVID, di ba, ang taas ng ano, taas ng anxiety natin lahat. Sa kanya ako humuhugot ng, dahil sa mga inspirational thoughts niya. Kaya, nung nagkita kami sa PCO, ako mismo tumayo, sabi ko, Asik Dennis, fan mo ko. Hindi ako naiyang magsabi na fan mo ko kasi napakagaling ng tao. Pero alam nyo nangyari, pinapasok nila ng ilang buwan, tapos hindi nila nilabasan ang appointment. Ayun. Maigay, napunta naman. Ganun, napakagaling. Sorry, Sir Dennis, nabanggit kita. Hindi kita sinasama sa away namin. At wala kaming away pala, sorry. Walang away. Sa hinaing lang, sa hinaing. Napalitan si Trixie, naghintay siya, matyaga siya pumapasok, nagtatrabaho. Dumating yung bagong secretary. In-acknowledge naman sila na wala pa silang papel, pinapasok sila, pinagtrabaho and all. Hanggang sa huli, hindi rin po sila in-appoint. And then, although merong promise na, inaayos na, pinag-process na, di ba? Mag-submit ulit na pinameeting sila, hindi sila pinameeting, biniten, and hindi po pinasweldo. Kaya po totoo ang mga issues. Pero, na ngayon, hindi pinapasweldo. Hindi ko totoo, alam, may narinig ako yung mga kasama ni Secretary Trixie. I'm not sure, pero narinig ko. Kung totoo yun, swerte pa yung mga kasama ng Secretary Trixie kasi nabayaran. Pero to sila Asik Dennis, si Director BBR Ben Rosario, saka si Asik Joyce Lapat. Ganun sila pinaglaban ni Sec Trixie. Yun, no? So etong mga to, hindi pinaglaban. Wala kasi tayong ganun na may ipaglalaban dahil hindi tayo tao. Pinayin nung bagong nakuha. Panoorin niyo po yung vlog niya, no? Ni Sir Dennis. Para pang ano naman po, ang mga inspirational thoughts niya, napakagaling mong mama. Ako nanginaya. Oh well, siguro pan... Hindi ko kinakaya pa ng papano. Pati yung mga ano niya, yung voiceover niya. Oo, yung boses, yung golden voice. Siya rin gawa ng susulat niya. Siya, oo, voice na. Magbe-birthday na yun. Asik, I miss you. Naglalaro ka na ba? Laro tayo. Ha? Minsan na-invite niya ako eh. Bakit siya lang, Asik? Ah, syempre eh. Pagka ano, pogi eh. Never siyang na-appoint, pero we call you, Asik. Ang dembe ito, Asik. Tatay na yun. Maraming magagaling. Oh, Manuel Cartagena, sa DWIC na si Sir Dennis. Yeah. Oh, hi. Boss. Ang mataas ang posisyon niya doon? VP ata siya? VP, oo. Dapat naman. Dapat. Qualified. Qualified na qualified si yung mama. Magaling. Kamusta rin kaya sila Asik Joyce, no? Asik Joyce, kwentuhan tayo minsan. Judy Ann Barquilla, follower po ako ni Sir Dennis. Yan. Nangyari pala sa kanya yun. True. Yes, totoo po. Totoo. Sorry ha. Sir Dennis, pinahama ka ba namin? Nakakwentuhan lang naman to dito sa Mind Your Own Opinion. Yeah. Cheska, husband ko... Hindi na re-appoint, kalungkot. Uy, sino husband mo? Vivian, Cheska. Problema naman talaga ang taong gugaling skwa. Ah. Oh well. No comment. Marian Yuson, question lang po. May matino po ba sa government? Imagine pa matataas na position, may problem. Ano na Pilipinas kuman? Meron naman po. Meron. Hindi... Kaya natin lang, natin. Sa ganyan, ang political will mo, kung mag-isa ka lang na lumalaban at matataga political will, matatalo ka ng mga nagka-counterflow. Totoo din naman yun. So, you stand up to what you believe in silence na lang pagka ganun, di ba? Yeah, oo. Si Unwind, really looking forward sa 20 pesos rice topic mo sa Benguet, Sir Lon. Colonel Melfran TV is part of it on the planning stage, but no further details from him. Excited ako sa extensive vlog mo about that. In due time po, i-reveal namin paano na nakrap na balangkas yung ano, paano nagawa yung press release na yon at kung sino po nagsulat mo. Oh, Lourdes Peco, totoo pong magaling si Dennis Antenor, mas gusto nila ang mga walang alam, oo lang ng oo sa kanila, nakakapanghinayang ngayon. Marami ang gawa na nawala tulad ng Talk to the People ni FTRRD. Oo nga, yeah. True. Jennifer Ichikawa, ginamit lang nila mga tao at pinangakuha. Woohoo! Oh, napabuntong yun nga kanina, saya-saya, pinalungkot. Huwag nyo kami papalungkotin. Wow! Ano lang tayo, happy lang. Yeah. Oh, natuwa si Miss Marian, thank you sa pagbasa. Hello po. Miss Marian, Marian, thank you sa pagbasa. Sorry yan, nabasa ko yung pagbasa. Oo nga, no, tuwing kailan yun. Everyone ba nag-i-start? Tuwing kailan, no. At meron pa, at siguro ngayon, ano na eh.
digital na rin ang pabasa at siguro. Totoo ba? Baka. Eh meron nang hindi, meron nang online mass eh. Baka meron diba? Yun, 'di ba, yung mga let's say merong Facebook ang barangay. Ha? Ang barangay, let's say ang barangay Alabang, merong ano 'yan. Pwede, no? Baka yung mga hindi maka-participate, doon na lang muna. Ano man nakakamiss sa pabasa? Yung mga pagkain, yung biko, yung ako, mga ano. Tapos yung inuman sa baba. Typical na. Oh, may pabasa rito sa iba, ano, may nagiinuman. Sorry, totoo yun ha. Totoo yun, huwag magalit ano. Huwag magalit yung mga may nakikita akong ganun. Kahapon pala, merong comment na nagagalit sa akin. See? Na basta may comment eh, parang how dare me daw na i-title yung vlog ko na pamamasyal sa Semana Santa. Hmm. What's, so, alam mo yun, what's wrong with that? O yun nga eh, parang alam, hindi, nag-reply naman din ako sa kanya. Ang sabi ko, sa real talk po tayo, hindi ho ba ang lahat ng tao sa Semana Santa eh nasa Boracay, nasa Siargao? Hindi naman lahat ng tao. Meron nalalabas ng bansa para mamasyal. Kasi yung pagkakataon, Miss Marian, marami pong salamat. Maraming pagkakataon. Ito nakikita niyo yung pagkakataon para magpahinga rin. Correct. Sa madaling salita, may kanya-kanya ho tayong pamamaraan kung paano ho natin ginagamit, ginugugol yung oras ng bakasyon sa paghunita po ng Semana Santa. Yung iba po, nagbibisita iglesia. Yung iba, talagang nag-outing, nagsiswimming. Yung iba, nasa bahay lang. Mm-hmm. Alam mo yun? Galang ho natin yun. Respeto po natin. Yung iba, isapat ng isang araw. And thank you pa na rin. Thank you pa na rin doon sa nag-comment na yun. Oo, na. Huwag po kayong ano. Sa akin sa title, kasi hindi naman ho lahat. Hindi lahat yung ano. Hindi naman porke... paano ba to? Nag-swimming ka, nag-enjoy ka sa Semana Santa. Hindi ka na nag-ilay-ilay. Hindi ka na kanya-kanyang pamamaraan po yan. Uy, Miss Marian Yanson, thank you po. Joko, hello po, watching from Singapore. Hello to my wife, Richelle. Sabi ni Joko, kamusta raw po sa wife ni Sir Joko, si Richelle? Jennifer Chinawa, ando na po siya. Hindi kaya siya sisipain doon tulad ni Attorney. Ay, hindi naman po siguro. Kasi hindi na po yata nagko-comment ng about politics si Asik Dennis. At in fairness sa kanya, hindi ko siya nakita. Hindi siya nag-abol. Hindi nag-abol din. He just went on with his life, just like the rest of us. At yun nga ang ano eh, nung meeting sila noon, ang tanong lang nila may, lalabas pa bang papel namin? Mm-hmm. Ang problema, hindi, pinaasa pa. So tumagal pa ng tumagal. Never. I'm very sure na hindi sila nakingin. Hindi, sigurado ko. Oo. They tried through the new ES na maningil, and then the new ES, pinasa ulit sila sa secretary. And then until that secretary, I think, said wala, walang masisingil. Kaya yun yung ano eh, weather lang. Kung bitter ho ang tingin nyo sa amin. Ako bitter ako talaga. Yung kanina ho nasabi kong laban, pasensya na ho kayo, medyo taklesa. Pero hindi yung laban. Ito na lang ho yung away, yung laban, yung away, no? Away namin. Hindi ho. Ito lang yung nasa loobin lang namin. Pasensyaan nyo ako kung nasabi kayo yung salitang away. Hindi, wala na ho kung, wala akong plano makipag-away ngayon. Kasi katulad nga sabi ko, ang pagpwesto ko sa gobyerno, they come and go. Ang payo sa akin ng ilang kaibigan ko sa media, hangga't nandiyan ka, manatili kang ano, wag na wag kang makipag-away. Ganun na rin ho ang ako. Yun na lang rin sinasabi ko kasi karamihan din naman ho ng mga nakapwesto ng mga kaibigan ko sa media, eh, matatandaan na ho sila at alam din naman nila na they come and go. May trabaho ka ngayon, bukas wala na. Babalik pa rin tayo sa pagiging media. Ang ngayon, ang hindi ko inaasahan, naging vlogger ang lolo nyo. Kahit bubulol-bulol, di ba? Kahit bubulol-bulol. Minsan naghahanap pa na, hindi ko rin nakalain. Kakapilit nila. Hindi, pero look at him, shining naturally. Like a star. Hindi naman shining, wala nga. Shining yung araw. Ano shining yung face. Shining yung face because of my oily face. Pero, ano eh, may kanya-kanyang plano si Lord. May kanya-kanyang plano si Lord. Bitter, ako bitter. Not because... bitter ako dahil hindi ako nasa pwesto pa hanggang ngayon. Hindi na nga ako nagpakita nung araw na sinabing, alis ka na, edi gora na ang lola niyo. Alis na lola niyo. Bitter ako dahil yung pangako, kami ang nag-isip ng pangako, puso namin ang tinibok ng mga pangako. Na sana, inaasahan namin na yung mga pangako yun, eh, ma-fulfill man lang namin. If you realize, yun lang gusto namin gawin, tuparin yung pangako, ni hindi magnegosyo, ni hindi kumurakot, ni it's just really to serve the people of this country. Pero, di ba, tapos yung ipapalit ninyo, napapanood namin, nakikita namin, ha, bakit ngayon, hanggang ngayon, walang pangako, wala yung pangako A, pangako B, pangako C, D, E, F, G. Ang dami-dami niyan. Eh, ang, kapag naman na-perform yung pangako ngayon, maganda ang imahe ng pangulo mo. Ang ulo ninyo, na kayo ngayon ang nagsisilbi. Eh, nasaan kayo ngayon? Di ba pinagtatawanan kayo? Sabi ni Anonymous, yung bagong Pilipinas daw, hindi na bagong Pilipinas. Bukol Pilipinas daw. Bukol! Ganon. Huwag kang ganon. Mr. Anonymous. Tsaka!
Tatalo na talo daw. Tsaka, oh, well. Reporting for duty match. Ganun ba? Oh, well. Pero, no? Ngayon lang akong nakakita. Kung totoo man, to, ulit-ulit natin. No? Presidente ng Pilipinas at First Lady, nagbugbugan. Grabe yung gumawa ng intrigang yun. Huwag yung ganun. Para din naman yan makalusot sa publiko. Ibig sabihin, in public nangyari. Well, sino kayo yung doktor? Ay, sabi, barangay daw ang unang nag-rescue. Para sa suture ba tawag yung tahe? Oo. Kaya hindi daw maganda ang tahe. Barangay? Siguro ba talaga health? Parang namang napakaano. Hindi, narinig ko yung sa ano ni madam eh. Oh, well, we don't know. It's an unconfirmed, unverified information. But we will see. Hindi ko naman maitatago kasi ang hairstyle niya naman lagi ay ganito lang din. Diba? Hindi naman siya, alam, baka lumabas may bangs na Marlo. Baka naman lumipat lang yung nunal. Mm-hmm. Joke ko, binubira. Ganun baka lang yung nunal. Parang mukhang kulit mo, Pamela, ha? Papahamak na yan. I also have balls. Ay, lang. Si McCoy Jr. ay walang malasakit sa masa. Sabi ni Nino yan. Ni Dio dyan. Parang hindi baka tayo magurgur, para siya magurgur. Sino ang sabi? Si Dio dyan. Joke lang, Dio. Joke lang. Nagkukulit na tayo dito, ha? Yan lang natin. Kayo, ha? Paano ang mga sinasabi niya? Babad nyo. Ay, naku. Erlene Dalasap. Unfair naman ang pinalabas sa video kasi part lang ng sinabi ng guro ang pinalabas. Di yes. Sinama kung bakit nag- True. Malala na katigasan ang mga student ngayon. True. Malala na ang pag-ugali. Hindi, para naman ganun magalit ang guro. May pinagugutan yan. Marami. Salamat sa 405. Wow, nang kulatarang ano to ah. Parang highest ko sa experience ko. Alam ko, sa SCP mo, may 400 na kikinig. Sir Marlon, sana may interview. Interview po Nino. Ay, antayin nyo. May attorney hit na pauuna namin. At alam nyo, sino pa nililigawan namin, ha? Si Tata Ray Briones. Antayin nyo, ma-interview. Para marinig nyo yung tunay na taong nasa likod. Kung paano napaganda ang mensahe, kampanya at media handling. Nagme-message ako, campaign. Sinisin lang eh. Yun. Baka ano mo naman yun, pag sinin ka lang, ibig sabihin, sa, tigilan nyo ako. Si Attorney Vic saka si Tata Ray. Wala siguro kung magkasama. Pero si Attorney Vic, umuuna. Tama, ako, pero... Boss ha, may promise ka. Pero yung Oko, wala pang date. Yun lang. Oh, hindi naman... Pero asahan natin yung Oko na yun. Alam mo naman yung pag umuuna talaga. Mga idol natin eh. Mag-comment lang po kung ano yung mga gusto ninyong malaman tungkol kay Attorney Vic. I-revisit namin ang comments. So, please leave your questions there para maitanongin natin. Or, why don't we do an interview and then later on, ask me anything na live with him, no? Correct. Guys, ha, expect namin na doon kayo. Interview nyo rin si Tatay Digong. Uy, sana. Sana rin. Dream namin. Sana. Ito, dito. Sana. Nawala ako, wala akong signal. Alam mo yung sa pandream natin? Si Mayor Bastet. Nandun na tayo sa Cebu eh. Pagka minsan, siguro no, si Third Floor Studio, gagawin nung pipilitin namin makasama sa... Bawat pipilitin po ayaw namin mga ko. Bawat sobrali. May sobrali po. May sobrali kung ano man. Si Bibi Sara kasi medyo mahirap Sara, din siyang makaupo. Actually to be honest po, wala po kaming lying sa kanila pa. Hindi pa po malinaw yung inyo. Yes, with Attorney Vic, i-live niyo po online questions. Sige. Yun, all live, no? Kaya kaya. Alam mo si Attorney Vic, never yan nag-briefer. Ready yan sa lahat ng questions. Never siyang nagbumingi ng advanced questions. Never. At tulungan natin pagtatakbo ng senador. Ha? Ano na ba? Ayaw ping, umingiti-ngiti lang. No, umingiti-ngiti lang. Pilitin, tulungan nyo kami. Tulungan nyo ako. Paano siya pilitin na tumakbo? Susunod na po lang na mag-roll yun ng papel. Ganun din ako kakatanong. Okay, sabi natin, Boss, Vic, gusto magkabukol. Ito na. Magalita tayo. Paano? Nagsasabi mo. Boss, magagaling mo yung mga tao ngayon. Magagaling, matatalino, masisipag, mga may takot sa Diyos. Alam mo, nakasama ko late si ano? 2 weeks ago, iba na siya ngayon. Ano na? Yung aura niya talagang happy man. Oo, hindi na bitter. Hindi naman siya bitter, never naman naging bitter. Yeah, I know. Ano know. Siya? Palangiti na. Diba nung campaign talagang iiwasan mo yun? Nung ano, unang press con yun, hindi pa na-announce sa presidente si... Uy, Miss Emily, salamat. Thank you. Hindi pa na-announce si BBM na siya nanalo. May 9 ng gabi. Sa third floor po, may malaking LED. Ang October na, puli nun. Nung May 9 ng gabi, tumakbo pa kami UST. Talaga? May 9 pala yun? May 9 ng gabi yun, tapos bago mag-briefer na. Kasi nung umaga, si may isang kasama sa Kailian, nagre-request ng writer para dun sa tawid. Ano yung cyber gate? Oh. Nandun yung bilangan. So, hinihingi si Bobby. Nandun ni Umano, ang secret movie. Nandun. Ito, mag-konting-konting kwento lang. Marami kong kwekwento. Sige. O saka na lang nga. Saka na. Bitinin ko yun. Sorry. Kayo, sorry. Anyway. Ngayon. Basta nung sa press ko na, no?
Anong si Pamela? Try nyo rin si Attorney Glenn Chong. Sige. Sige, Attorney Glenn. Napaka-approachable po ni Attorney Glenn. Nakita namin, paka-friendly. Nakita namin siya sa Cebu. Nung nag-briefing... Parang kukunin si Attorney Vic sa lineup ng PRRD 2025. Sana. Bisnak 92. Sana. Saan nyo po narinig? Pag-daw na pa kayo sa amin nakaalam. Sana po. Sana po sa... Okay, sorry. We go back. Sa nag-briefing si... Prescon? May palpa doon gagawin sa kailan yung press con, di ba? Hindi na alam doon sa 7th floor. So, doon yung nakita si yun yung lumabas sa page 1 na nag-aayos ng lapel ba? Yes. Si BBM. Kasi mag-briefing na siya sa mga embedded media na naka-assign kay BBM. Nandun si Tata Ray. Alam ko na banner photo yun. Pinatawag pa siya. Lumabas yun. Ano ba to? Tapos, nung after na nung press con, so nagpa-picture na kami. Sabi na ito kay Attorney Vic. Oo, hindi na masungit. Nagulat din ako na nag-react. Kasi iba na yung aura niya. No? Kita ka ng, masaya na, kangiti na. Mapait si Attorney Vic. Napakabait. Ang sarap pa usap. Medyo close in sa kasi siya yung laging ano. So, malamang kung mapapagalitan, ito rin yun. Kami wala kasi yung relasyon namin. Ano lang. Hindi ako, na-develop yung video. Ano sa amin? Talaga naman kung titignan mo para suplado. Pero mabait ito. Suplado. Alam mo, may tinatawag sa amin yung suplado appeal. Minsan, kung kailan ka suplado, saka ka nagiging gwapo. May ganun eh. Yung suplado appeal. Tulungan natin, Attorney Vic. Tulungan natin. Ako suplado. Maraming nagkakaano sa akin yung mga hindi nakakilala. Suplado ako. Suplado ako. Kaya, ang daming ganda sa akin. Wow. Sabi mo kasi yung mga suplada gumawa. Ka-announce lang ng pag-asa, tag-init na, para may bagyo pa. Cross and shoulder, wag yan. May cross and shoulder, wag yan. Sa sigurang kinausap? Oh, talaga? Hindi, nag-usap sila. Kasama kaya yun? Uy, Attorney Vic, totoo ba yun? Sa sigurang kinausap ni PR, di nang matagal, parang yun daw yung isang pinag-usapan. Wow. Miss Bisdak, sino ka? Mag-message ka nga sa amin. Miss ba si Bisdak? Hindi ko alam. Bisdak yun, Bisdok. Hindi, Bisdak is Bisayang Daku. Bisayang Daku. Akala ko ba ay Bisaya? Bisayang Daku. Oo nga naman, meron ba Bisdok? Meron Bisgam. Bisayang Gamay. Joke! Bagal. Bakit ako ba yung Bisaya? Ako sa Messenger. Talaga? Bakit may alam sila wala na alam? Hindi namin alam yan. Maganda pag na-interview na yung sa Attorney Vic. Tapos yun, online niya, no? Question, mahaba-haba. Ayun yung ganito? Isipin mo yun. Naka 74 minutes na tayo, Pamela, pag ganun ganun. Sige po, kami po ay... Paalam na tayo, tikapusayin muna natin sila. Sige na, hindi nga tayo, dal-dal ko kasi. Marlon, Pami, itong mga issue ba ngayon, katulad sa China issue, Tevez Kibuloy, Sanbul, Fraction at iba pa? Ay, isang Tevez na rito. Ano na-arrest na si Congressman... Is he now Arnie former Tevez, no? Congressman? Revoke na talaga yung ano niya? Parang revoke eh. Pero congressman pa rin, address pa rin natin sa congressman. May nagkwento sa akin, parang may maling nag-advise kay Kong Arnie. Kasi meron nagsabi na yung red notice na nilabas ng Interpol, hindi daw considered yun na warrant of arrest. Pakiusap daw yun. The mere fact na 3 weeks ago, nagdeklara na si Secretary Boring Remulla na may pinapunta. Ito, nagalaw. Sorry, magalaw. Malikot. ADHD. Anyway, ano yun? Ayun, na mali lang. So, sana wala namang kung nanghuli na si Congressman Arnie Tevez, at least masasagot niya na sa proper forum at mabigyan siya ng pantay na pagdinig, pag-uusig. Willing naman siya to participate, ayaw daw, bawal daw ang Zoom. Kasi kung totoo yung accusations laban sa kanya, mabigat yun at siyang katawang namatay doon. Diba? At bigyan lang muna natin siya ng pagkakataong maipagtanggol niya sarili niya. Na itinatanggi niya yung krimen na ibinibintang sa kanya. Jennifer Ichikawa, interviewin din po niya si Rowena Ganzon. Masaya yun. Gusto ko rin, sa totoo lang. Pwede. No? Rowena Ganzon. Pwede. Lali, mga ganun lang. Matuwa yun eh. Kala mo ano? Ma'am. Yun, nagbubukas ng soft drinks. Tatanong, unang tanong ko kay Ma'am Rowena. Ma'am, joke lang to. Ma'am, ano ba tama na cocaine? Gagano'n, classic yung mga damog sa gano'n ni Ma'am Rowena. Ma'am, ha, puro joke lang to. Naman, i-splice nyo to, ipaabot nyo sa kanya, na sana po ay makalipin. Uy, pero wag, mami, yung mami sinterpreted. Huwag na yung sa akin, joke yun, ha, sama yung sa akin, joke yun. Hindi, may post din siya na gano'n, na i-spoof niya yun. Ay, i-spoof niya yung sarili niya. Yung sarili niya, nagbubuka siya ng soft drinks. Yung kulang lang, sabi, rock and roll. Oh, cool yun. May lola kang ganun, no? Cool yun. Hey, Lola, what's that? Rock and roll, apo. Rock and roll. Lola, let's dance. Lola, look at my mall. Alam mo yun? Hindi. Hindi sorry. Yung Alaska na commercial. Lola, let's dance. Lola, look at my mall. Okay, hindi ko talaga alam. Sorry. Amlang tinira ko.
I'm lang gatas ko ng bata ako, hindi ko alam yung Alaska. Ah, yes. Yeah. Tingnan mo si Joe ko tuloy, cocaine pa mo or oh. Oh, may pangalan, Millionario TV. Grabe ko magpangalan. Meron Bis Balbaruyas. Ha, yes, Romeo Ganson, rocks, kahit Dilawan. Oo nga, wala naman ng Dilawan. Rainbow na po tayo ngayon. United Colors of Benetton. Ano to? Anong character to? Nakakatakot na pati ibang bansa abot ang galamay ng gobyerno. Marinus, Manuel Cartena, pag may banks confirmed. Pag may banks confirmed. Ay, Bukol. Pag may banks confirmed. Imagine it. Ano kaya mag-subconference tayo rin? Tapos sabay-sabay tayo sasaludo. Sabay-sabay tayo nasaludo lang. Imagine niyo, tapat kayo sa labig gano'n, kaya matatawa kayo sa rin niyo. Ay, lang o. Alam, saludo lang alam ko lang. Alam na tayo, Arnie Cortez, Marlica was watching a while ago. Ah, talaga? Uy, Madam Marlica. Ang laki ng utang na loob mo namin sa kanya kasi dumami ho agad ang subscribers namin. Oo, dahil sa inyo. Dahil kay Ma'am Marlica, Ma'am Sas, Ma'am Joey, sa iba mga kapwa vlogger po namin, umanaw ng vlog, na ini-endorse po. Vlogger na tayo? Oh, eh, syempre. Alam naman, Pamela, nag-le-level up. Vlogger na ba kami? Kayo huwag sabi, ha? Nahihiya ako. Nahihiya ako. Paano ko may yapan? Sure. I'm so sorry. Kaya napaka-cringy natin. Anyway, paano tayo magpaalam? Si Attorney Trixie at Attorney Harry Roque, please. Oh, tama. One more to complete the trio. Medyo takot kasi akong interview si Sas, yung mga baka lamunin tayo sa ano, sa foreign policy. Hindi, kayo kaya niyo. Interview, kayo mga may mga intellectual. Isabay mo pa kay... Kaya na ako, mangungulit lang talaga ako. Ang gagaling nila, pinapanood ko ang gagaling. Nung nakaraan, inisa-isa nila yung crime rate? Grabe. Ang object, kasi kami po, ang pinaka-objective naman namin, maipaliwanag sa pinakapayak na paraan ang mga issues para po pagdating po sa pag-share ninyo at maka... makakarating po sa tao, very basic na yung ano, yung pagkaka-explain. So, iba-iba naman din po ang tinatarget ng market. Nila. Pero the best, gagaling. Ano pa bang isa kong kinai-insecure kay Miss Joey? Oh. Alam mo yung wala siyang pinipiling angle, napakaganda ng ilong. Taos kasi ng ilong. Bakit? 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 Teka lang, excuse me. Pipip! Pipip! Ano issue yung sa ilong ko? Ang ganda yung ilong. Maganda si ate. Maganda siya. Tapos kahit walang ano, kahit walang ayos. No, sayang hindi kami nakita sa Cebu. Nagkita ba kayo? Nasulyapan ko siya, pero alam mo, nagdalawang isip ako kung siya yun. Nakita ko, sabi ko parang... Saan kayo? Asan kayo nun? Nakita ko siya na nagpapapicture with Sir Glenn. Ay, Attorney Glenn. So, saan to? Sa hotel mismo? Sa hotel lobby. Tapos sabi ko, si Miss Joey kaya yun, pero sobrang haba ng buhok. Sabi ko, baka hindi siya. Tapos, naikli kasi ng shorts. Sabi ko, parang di naman nagmamaikli ng shorts. Tapos nung nakita ko na mas malapit, kaya lang pasakay na tayo sa sasakyan. Sabi ko, si Miss Joey nga. Pasakay tayo papunta na ng Manisay. Oh, sayang. Sayang. Tapos nakita ko din siya dun sa site. Kaya lang, parang pauwi na. Tapos, tama ba Miss Joey, naka-ano ka, naka-jumper ka na denim? Ewan ko lang kung... Na, kaya lang pauwi na. Hihirit sana ako ng t-shirt. Alin to? Yung MOOE. Oo, oh, alam ko, may merch silang gano'n. Kaya lang, baka hampasin ako, bumili ko. Oo nga. Pero ang gagaling nila. Ang gagaling. Saludo. Saludo. Ang gagaling niya pa. Ang gagaling niya. Tatalino. Lalo sa SAS, parang hindi ko masasakyan yung foreign policy niya. Galing, no? Na explanation. Tapos yung knowledge niya ng West Philippine Sea, hindi ko ano. Sila yung pag nag-aaral ka, sarap katabi, no? Parang siya yung ano, yung... Para alam mo yung cheating arrangement mo, no? Siya yung math subject na iiwasan ko. Oo. Ang gagaling. Ayoko kasi ng math. Nanonood din ako kami sa kanila. Kayo, patuloy nyo rin yung silang panorin. Pag merong tattoo siya na yun, sino kung may tattoo? Ang tattoo? Alin to? Si tattoo, FL, pag may tattoo dito. Ano po? Nandito ako. Ah, si Miss Joey. May tattoo okay. Pa rin. Ah, meron yata sa kamay mo. No? Okay. Napaksaya ng tandem ninyo yung dalawa. Oh, bubukoy-bukoy lang po kami. Mm-hmm. Gusto na ako namin magpaalam kayo lang. Napakasaya ang tandem yung dalawa. Oh, so ano po ito? Kagaya ko ba ito ng tatan ni Farrow? Oh, free lang daw yung t-shirt ni Miss Joey. Nakingi ako ng dalawa. Baka naman, ma'am. Boyet, si Joey Cruz. Mag-ano muna tayo? Mag-ipon muna tayo ng pang-merch din natin. Pang-merch, no? Pang ano eh, exchange gift. Exchange. Pwede. Di ba pag binigyan tayo, may oh, natin. Oh, tama. Baka mamaya sabihin, burakotan tayo. Marian Yanson. I-message ako si Miss Joey about the t-shirt, shipping lang ang babayaran. Oo, oh, okay. Okay, galing. Hindi po ba parang negosyo din niya yun? Hindi siguro. Ano niya rin siguro yun? Part din ng... Ng ano niya? Ng... Advocacy niya ng ano? For good governance, no? Yan pa, di ba? Si Miss Sas din, grabe din ang ano niya. I don't know kung intel or thorough research ang ginagawa niya. Both, when, no? Pareho. When she discovered about, let's say, yung Love the Philippines. Mm-hmm. Di ba siya ang nag-expose yun na yeah. Mga stock photos and images ang ginagawa niya? Doon nagka-leche-leche si, ano yun, no?
Tapos yung certification, liquidation by certification, siya din ang may alam niyan eh. We'll see po. If magkaroon na po kami ng enough confidence para makakollaborate sila, at the moment, totoo din po na meron kaming mga ako, meron pa akong insecurities sa mga issues na inaaral pa namin bago namin pag-usapan. And then kaya po inimposahan din to na istorya muna namin dahil mas madaling ikwento. Kasi nga, yes, istorya natin eh. So kapag may mga issues, we make sure na pinag-aaralan dito. So correct. Yan po, maraming salamat. Pwede na ako magpaalam. Opo, thank you. Marami po salamat. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang mapagpalayang pagbati po. Tinatanong niya ako kanina, uy, loko pa. Yung mapagpalaya, pang kaliwa raw yun. Mm-mm. Sabi ko ginagamit yun sa rally. Pero generic naman yung salita yun. Kaya ngayon ginagamit ko rin to. Yung sinasadya ko kasi yung iba ginagamit, tama naman, mapagpala. Pero ako ginagamit na itong mapagpalayang pagbati para mapalaya na po tayo sa mga umiikot na issue ng korupsyon, issue ng nakawan, issue ng, ultimo yung bugbugan ng pagkakagapos natin. Dahil wala tayong freedom. Palalimin ko pa yung salitang pagkakagapos. Satanikala po. Satanikala ng aso. Wala po magsusuguro niyong aso. Anyway, thank you. Sa lahat ng 424 na naging at sa kayo mga kanina po na mga bumitaw, thank you. At sa mga team replay, maraming salamat po. Pagpasensyahan nyo po kami sa kakulitan ng kasama ko. Yun po. Thank you. Sa nagpakulay, maraming salamat po. Enjoy your weekend, guys. Thank you. Bye-bye. Thanks.